Cordova Expressway. Ayan, nakakuwas to, ano? Tara na! Ang ganda, oh. Oo. Maganda, oh. Uy, bakit may cross? Ang galing, may cross yung ano. Kita yung lumang pantalon, no? Ito yung lumang pantalon, no? May lumang barko din. So, ito yung sa kabila yung main ng ano, mainland. So... mainland Cebu, Tuas Picas. Ah, ito oh. Wow. Ang dami ng mahabang magaganda at matataas na building dito sa Cebu. Oh. Ayun yung ano guys oh. Malapit na tayo sa pantalan lang. Ayos mga kapubring alindahaw. Sa Malaysia, barko gyapon ni. Ah, supercut. Supercut ni siya. Ang galing oh. Oh, fast cut. Gusto ko na mo, mabilis na tumakbo itong mga ito, yung fast cut na ito eh. Batangas. Oh, may biyahe parang fast cut, no? Batangas, Cebu. May napay gamay, oh. Mayroong may late pang ba, ano? Ano ito, speed boat, ba tawag dito? Ito yata yung bumabiyahe sa papuntang Dumaguete. Kung pupunta ka ng Bacolod, yan. Matutulin din tumakbo to. Expressway. Nasaksihan din natin. Very nice pala. Alright, we are here right now. Mga guys, ha? MV Maligaya. Okay. Balik tayo sa cafeteria. Alright, na mga kapuling ng lindahaw, nakadunggo na dito sa Cebu ng Pantalan or Pantalan, Cebu City. Tingnan mo, nandito na. Ayun, oh. Okay, naka-dry dock na. Inaantay na lang bumaba muna yung cargo ulit. Tapos mamaya yung mga pasahero.
bandang likod, oh, na nabubuksan din yung bandang likod ng ano, barko. Siguro doon din yung mga cargo. Ibababa. Alright. Napaka-progresibo na ng Cebu. Ang lalaki ng mga building, oh, makikita natin. Yan, ang laki ng mga building. Before, isa lang ang building natin nakikita sa bandang bundok lang. Oo. Yung Hyatt Hotel. Karon pero tindaghana na. Ah, hindi makita gaano yan. Nabubuksan yung bandang likod ng bahagi. Pintas di balasang man. Ayan po ang siyudad na Cebu. Aba, kita natin yung Robinson, ha? Robinson Gallery. Kita dito, ha? Panggagandahan. Ang dami nagagandahan building, mga tol. Mga kapubringal nila, ha? Mga person, look at there. They have a lot of building very nice right now. Napaka-progresibo na ng Cebu. Alright. Ganda. Dito pa lang makikita mo na mararaming mga magagandang building sa Cebu City, na kung saan noong araw isang building lang makikita natin sa may bandang bundok, yung Hyatt Hotel. Oy, ano ba yan? May striker pala rito. Striker Rescue Rider Club. Ayos. Ayun, oh. May mga barko din dun sa kabila, oh. Ako'y kita yung ano, Robinson Gallery. Robinson Galleria. Ito ano tong malaking building na to? Asma ka? Sa tumoy? Pwede di ka makangato dito? Pwede ka ba makapunta ron? Kahit hindi ka? Ah, siguro eh, striker ka eh. Gigi. Nakahanda na sila. Lalabas. Yung date natin around 8 o'clock na. Andito na sa Cebu Port, oh, Cebu. Pantalan ng Cebu. Yan mga pasaherong bababa ng Cebu, ay naka-prepare na sila. Yan. Ay, yung pintuan, no. Nakaabang na sila. Uy, nakasin ng Cebu. Sa Cebu sila mo baba sa pantalan. All right. Dagan-dagan po pura buyog. Oh. Ano? Kanang bag lang andal, ah. Dali ra makagawas. Idol. Noy, nanay, may buntag diha. Kini. Mababa na sila sa ano, sa Cebu Port o Cebu Pantalan, Pantalan ng Cebu. Andam na. Good morning mga kapubringalidaw. This is Noel Mundigo from Mundigo's Motoglad. All right. Ang mga pasaherong mula sa Manila, sila ay bababa dito ngayon sa Port of Cebu. Ayan. Ayan po. Yan sila po yung mga pasahero bababa ng Cebu, Pantalan ng Cebu. Yung pong mga pasahero mula sa Manila patungong Cagayan de Oro ay mayroon pong anunsyo or announcement ang nasa aming management na mahigpit ipinagbabawal na bumaba sa Port of Cebu sapagkat hindi yun ang inyong pantalan. Mahigpit pong pinagbabawalan bumaba ang mga pasahero mula Manila, yung patungong Cagayan de Oro, bawal po silang bumaba sa Cebu kapag walang mabigat o matinding dahilan or
walang pahintulot sa nasabing management. Sila'y bababa na po sa Port of Cebu. Ayan, mga troops, mga lodi, mga persons, idol, Mayon Bunta. Good morning, good morning, good morning. Ayan na. At silipin natin dito sa kabilang kalye o sa kabilang banda upang makita natin ang sitwasyon kung paano sila bumaba mula sa hagdan. Ay, ito na po ang Cebu City. Ayan. Ayan po yung mga pasahero bumaba na sa pamagitan ng hagdan. Alright. Kung saan nakita kanina natin sa loob ng barko sa may lobby, naka-prepare sila. Ito ngayon po, kasalukuyan na silang bumaba. Ayan, medyo malayo-layo yatang lalakaran ng mga pasahero. Medyo malayo-layo nga. Ito po yung pinaka-ano nila rin, ano? Ayan. May ano pala, tawag nito may shuttle. Yung kulay green na yun, no? Cebu Port Shuttle. Siguro pwedeng sumakay dyan, tapos dali niya doon sa may sakayan. Kasi itong pier na binabaan ng passengers vessel, tingin ko ito yung ano, sa mga container, no? Yung sa mga container to. Kumbaga doon sa atin sa Manila, yung North Harbor, ang dumadaong doon, puro ano lang, puro kay ganyan, mga container, cargo. Ito yata ngayon ang napagbabaan natin, no? Parang sa cargo section yata, ano ba ito? Kaya malayo yung sakayan ng pasahero pagbaba sa barko. Kaya mayroong pinoprovide na Cebu Port Shuttle. Kaya lang parang maliit, isa lang. No. Si Ma'am Joy. Ma'am Joy ang pangalan nito Joy. Ngayon, nagbabaan na sila. Mga bro, mga sis, mga kapumbring halindahaw. Si babaan na yung mga pasahero. Yan po ay mula or galing sa Manila. Aha. Ingat po kayo, ingat, RS. RS din, no? Ride safe din, ride safe. For yaw, so. Ayan na, naglak. Ayun, malayo-layo nga, oh. Medyo mainit pa. Malayo-layo din. Ayan na, may truck pa. So, itong silbi ng, ano, silbi natin ng Cebu Port Shuttle, isasakay yung ibang pasahero dyan, dadalhin doon sa sakayan, doon sa labasan. Kaya lang, parang isang piraso lang siya, parang hindi yata din na akma doon sa dami ng pasahero. Maganda sana. Pero kung tatlong shuttle dyan, marami sana sasakay. Yung iba dyan may mga bagahe. Day 2. Lunch na. Ano ulam niyo? Ulam sarap po. Baka. Buha tayo ng kutsara. Disposable na kutsara. Ayan. Disposable. Ayan. May baka ni. Baka pala eh. Baka sakali. Sarap. Sarap yung makain. Lunch time.
pulong yung ito sa nakita.